At least, I will give you some tip na makakatulong sa inyo para magawa nyo yun. Ano ang una mong gagawin? Ito na ang senaryo, mga kaibigan. Of course, ang una mong gagawin is to equip yourself. Diba? So, in-skip na natin yon. Ito na yung time na kung saan sabihin na natin na naka-attend ka ng leadership training. So, meron ka ng idea what is leadership is all about. Naka-attend ka ng speaker's training. Meron ka ng idea how to present OPI and the product. So, ito na yung ang purpose mo na dito is going to build a big network. So, yun na yun, ha? Yun na yung scenario. Hindi na yung... Yes, this is from scratch. Ibig sabihin, wala ka pang downline. Pero you are ready. You are ready. Ang unang-unang mong gagawin, kapag ikaw ay ready na, is find your generals. O, diba? Arming-arme ang dating. Kasi ang empire, ang leader dyan, yung pinakang head, emperor. Okay? So, find your generals. Ito ay terminology ko lang. Ang meaning talaga nito is eagle. Ito yung mga eagles. Or, leaders. Yan, parang hindi kayo malito. Yan lang ibig sabihin yan, ha? Ginawa ko lang generals, pero para medyo ibang dating. Ha? So, find your generals. Yan ang unang-una mong gagawin. Sir Emma, ngayon, kaya ko sinabing find your generals, mahalaga ang salitang find. Kasi hindi ko sinabi na train your generals. I didn't say that. I said find your generals. Ibig sabihin, maghahanap ka ng general na mismo. Maghahanap ka ng eagle na mismo. Maghahanap ka ng leader na mismo. I don't care kung kayo ay against sa sasabihin ko because it's your opinion. Katulad na sinabi dito sa ganyan, hindi lahat ng tao ay magiging networker. Hindi lahat ng upian ay magiging milyonaryo. Hindi lahat ng upian magiging leader. Bakit? Ganun talaga, hindi. My point is, di ba sabi natin, di-discuss ko about eagles and chickens? Mga kaibigan, actually meron kong pangatlo eh. Ang tawag dito, eaglet. Ito yung mga batang agila. Alam niyo ang eagles, hindi nito kailangan ng training. Kung kailangan man nila, formality na lang. Bakit hindi nila kailangan? Nasa blood nila ang pabilib. Marami ako mga na-meet na mga opinions na hindi ko naman na-train eh. Yes, nagbigay ako ng konting idea sa kanila, pero sila yung mismong nag-initiate na magbuo ng malaking grupo. Yun ang mga sinasabi ko. Yung mga taong yun, bago mo pa sila hanapin, nasa blood na nilang mag-lead. Hindi mo na sila kailangan i-train. Ang mga chickens, hindi mo na rin kailangan i-train ito. Bakit hindi kailangan i-train? This is a waste of time. And this is my philosophy. A chicken will always be a chicken for the rest of their life. If you train a chicken, you are wasting the entire
lifetime mo. Yan ang malaking kamalian ng mga networker, lalo ng mga leaders. Pag sila naka-invite, alam nila manok, chicken. Ibig sabihin ito yung mga tao na walang pangarap, sigaw-lucky. What? Nag-join sila sa OPI para lang bumili ng product, gawin ng OPI birthday, humingi ng tulong. Akalain mo, tinetrain? Sige na, atin ka ng training. Atin nga naman yung ano. Kahit na anong gawin mo sa manok, mga kaibigan, manok pa rin yan. Yun ang katotohanan na dapat mong malaman. Tanggapin mo man o hindi, bahala ka sa buhay mo. Experience. A chicken will always be a chicken forever. And an eagle is an eagle forever. Sino, Serena, hindi na pala kailangan ng training ng agila kasi well-grown na siya eh. Ang chicken, hindi na rin kailangan. Sino dyan ang kailangan ng training? Ang mga iglit, mga kaibigan. Ito yung mga tao na they have eagle in their blood. Ha? Nananalaytay sa kanila. Kaso kulang sila sa information. Kulang sila sa knowledge. Yun ang kailangan ng turuan. Kanina, nadidinig ko sa inyo, kailangan pantay-pantay ang tingin mo. Oh my God. Alam niyo ba si Christ? Alam mo bang, even Diyos ha? Sa leadership mga kaibigan, tatawag ko sa inyo, kapag pantay-pantay ang tingin mo sa lahat, you are a stupid leader. Even God have favoritism. Ano sabi sa Bible? Israel, the apple of my eye. Si Jesus Christ have favorite apostle. Si John ang pinaka-favorito niya. In leadership, hindi mo maiwasan na magkaroon ng favoritism. It's alright. Pero kapag pantay-pantay ang tingin mo, pupulutin kayo sa kampungan lahat. That's it. Sa basketball na lang, talo sa inyo, ano? Last 2 minutes na. Lamang yung tatlo ang kalaban. Kapag yung coach, pantay-pantay ang tingin niya sa mga player. Oy, ikaw, kanina ka pa dyan. Ito naman, oh, para pantay-pantay kayo. O ikaw doon, kayong limang nakaupo. Punta kayo doon. Oh, talo. Bakit? Tama yung coach. Something like that, mga kaibigan. In life, may mga bagay na you have to understand. Kahit mga parents eh. Yes, mahal mo mga anak mo, pero ay isa kong paborito. Ganun. Now, my point is, gusto ko maging clear ang kasi para ikaw ay maging successful dito sa OPI, para mapalaki mo ang iyong network, ganito lang naman kasimple yan. Big money, para ikaw ay magkaroon ng malaking pera dito, ito lang ang kailangan mo. Big network. That's it. Ganito lang kasimple. Para magkaroon ka ng malaking pera, big network. Kapag maliit ang network mo, don't expect na magkakaroon ka ng pera. So ang goal mo, magkaroon ng malaking network. At para magkaroon ka ng malaking network, actually, ang kailangan mo lang kapag ikaw ay one head, this is you. Ang kailangan mo lang ay isang agila sa kanan at isang agila sa kaliwa. Tapos na ang boxing.
Pero emang parang ang dali. Kaya lang ba kadali? Madali ka drawing. Yes. Yan lang kailangan mo. Isang agila sa right, isang agila sa left. Kung ikaw naman ay 3 heads, ang kailangan mo ay 1, 2, 3, 4 na agila. Yung iba kasi, bili ng heads. Ay, gusto ko 7 heads para mas mayaman ako. Hindi nila alam, habang dumadami ang heads mo, dumadami ang kailangan mo na agila na hahanapin. O, balik muna tayo sa, kahit sa basic lang muna. Halimbawa, 1 head ka lang. Ha? So, yan lang. Ang kailangan mo lang na agila ay isa sa kaliwa, isa sa kanan. Tapos na ang boxing niya. Ito ang problema. Napakahirap hanapin ng mga tao ito. Minsan, bago mo makita ang isang agila, 100 tao muna ang kakausapin mo. Bigyan ko kayo ng true to life story sa akin. Kasi nung magsisimula kami sa network, mga kaibigan, bigyan ko lang kayo ng idea. Kaya ako kakaiba ang OPI sa lahat ng networking sa buong Pilipinas. Ang nagtayo ng OPI ay hindi mga networker. Si Ma'am Ilona is a traditional businesswoman. Kaya magaling siya mag-manage kasi kadalasan, ang mga networker, kapag networker ang nagtayo ng isang company, hindi nila kayang paandarin ang kumpanya, yung operation hindi nila kaya. Ma'am Ilona is so brilliant pagdating sa management. Grabe. Talaga, ang OPI is in good hand. Tinayo namin ang OPI, hindi kami networker. Bago namin tinayo ang OPI, we took 6 months para pag-aralan. Nag-aral ako. Pinag-aralan ko ang network marketing. Wala kaming ginhaya. Kaya kung makikita nyo, ang OPI ay kakaibang kakaiba. Paano maging kakaiba, wala kaming ginaya. Pinag-aralan ko kung paano ang ginagawa. Kumuha ko ng mga mentor, Nakinig ako ng mga videos nila sa YouTube. That's it. Ito ang isa ko sa experience. Noon kasi, dahil, sabi niya, Emma, maghanap ka ng leader. In short, sabi niya, umarap ako ng agila. Okay, sige, hanap ako. Ako mismo. Ang una kong in-invite, ang kaibigan ko, ang pangalan niya si Sheila. Office mate ko siya before. Si Sheila, no? Si Sheila, wala tong alam. Hindi ito nag-work yan. So si Sheila, nirefer sa akin yung kanyang kaibigan na si Pretzel. Na ito, I realize, mga chicken sila. Kaya, sa paghahanap mo ng agila, okay lang na puro chicken na mamit mo. Okay lang yun. Kasi, ang bawat chicken na mamit mo, hindi sila ang inyong destination. Your direct is not your destination. Huwag mo kasing iisipin, ng, yung iyong direct, siya na yung hinahanap mo, no? Hindi siya ang hinahanap mo. Yung iba kasi, masyadong tinetresyo yun eh. Hindi sila ang hinahanap mo. Kasi you are looking for the eagle, general. Si Pretzel, nirepair ako sa isa pa niyang friend. Yung friend niya nirepair pa sa isang friend. Yung isa niya nirepair sa, dami pa! Iinano ko na dito ha, dami! Tapos, si Nori. Si Nori, ang dami pang pinasok, ang dami pang makilala, ang dami siguro mga 50 tao. Hanggang sa lumabas, si Nelson Cobalto.
And the rest is history. Paano lumitaw to? Because of this. Ganyan paghahanap ng agila. Hindi yung hahanapin mo agila. Halimbawa, mga friends mo to, sino may agila dito? Ito, agila. Bahala na kayo sa buhay niyo, ito lang kailangan ko. No! Don't judge people! Huwag mong tignan yung isang tao, ay ito mukhang tanga, ayoko nito. Yung mukhang tangang yan, hindi mo alam yung kilala ng kilala ng kilala ng kilala niya, yun ang hinahanap. At hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap. Ay, sorry, hindi siya madali. Kasi yung patience. Imagine, no? Para ma-meet ko si Nelson Noval, it took me siguro mga 5 months. Directo sa company. Ngayon, wala na ito. Wala na ito mga yun. Si Nelson Noval, the rest. Si Joram, si Ian, nandito siya. Andan na Nelson Noval. So something like that, mga kaibigan. Gusto ko makita nyo ang clear na point na gusto kong sabi na ano sa inyo na kasi isa sa mga naging error ko before dahil nga try and error ako nung umpisa. Alam niyo ba ang ginagawa ko nun? Oh, mga opinion, sino dito gusto mag-get ng speaker's training, leadership training? Kahit sino! Pinilit ko noon na ang mga chicken itrain. Kaya ito talagang alam na alam ko to. Well experienced ko yan. Ang mga chicken, pinilit kong itrain. Lahat ng mga knowledge ko, binigay ko, talagang tinuruan ko sila kung paano. I just wasted time. Hanggang sa napagod ako. Oh my goodness. Wala na. Yung mga sa speaker's training, batch 1, 2, 3, and 4. What, batch 1, 2, and 3. Mga wala na doon. Si Ray Baldosa na natira. Saka si Tokay Man. Puro inom lang. Si Tokay Man, batch 1 din eh. Batch 1 doon. Ang isa nag-give up na ako, sige na nga, mag-banding ka na lang dyan. Mga kaibigan, kaya yung iba, sinasabi na ang networking mahirap gawin. Kaya siya mahirap. Kasi you are barking in the wrong tree. Nagtitrain ka ng isang tao, imposible! Mabago. Mga kaibigan, hindi pa pwede na lahat ng tao ay maging leader. Even sa Bible, sinabi yan sa James 3. No, not everyone should be a master. Ano, a teacher. Hindi lahat. Dinesign ng Diyos, hindi pwedeng lahat ng tao mayaman, tandaan niya. Dinesign ng Diyos na may mayaman, may mahirap. Tingnan niyo sa Amerika, mayamang bansa yun, pero may pulubi. Diba? Something like that. Hindi pantay-pantay. Wala kang magagawa. Ganon dinesign ng Diyos. Hindi pwedeng lahat ay doktor. Sino ba gamutin? Ha? Imagine, lahat ay milyonaryo. May kotse ka, sino magta-traffic? Kakain ka sa restaurant? Wala magsaserve sa'yo. Di ba? Ikaw maglalaban ng damit mo. Sa bahay, dalawa katulong namin. Imagine ko, kung lahat mayaman, ikaw lahat maghuhugas ang pinggan. Eh, lahat mayaman eh. Dinesign ng Diyos ang mundo na talagang may lahat ng bagay ay may hilan. So find your generals. Hanapin mo talaga. Hinahanap yan, hindi yan tinetrain. So yun ang unang lesson na gusto kong matanim sa utak mo.
Proven and tested ko na yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga body-body nyo. Yung talagang gusto mo i-develop. Ay, ito. Gusto kong i-develop to. Baka ang dine-develop mo, chicken. Sir Raymond, anong palatandaan na ang isang dumpling ko ay agila? Meron akong video niyan sa YouTube, panoorin mo. Pero bigay mo na rin sa inyo. Ang isang eagle, mga kaibigan, ang palatandaan ng isang agila ay ito. Wala siyang pakialam sa'yo. Gagawin niya ka ng network even without you. Yun ang palatandaan ng agila. Kapag ikaw, pag malalaman mo na may agila ka sa kaliwa at kanan, isang linggo, wala kang invite, wala kang ginawa, hindi mo ginawa OPI. Pagtingin mo sa account mo, wow! May 20,000! Ibig sabihin, may agila ka na mag-work sa ilalim. Pero kapag isang linggo kang hindi nag-ginawa ang OPI, pagtingin mo sa account mo ay zero. Ibig sabihin, lahat ng downline mo, manok. Kasi dati, may mga leader, nag-aya kong sa akin, Sir Eman, I have 1,000 downlines. Pero bakit ganun? Parang hirap na hirap ako. Yung pala, sila ata nag-invite. Ngayon, hanggang sa sumuko na siya, wala na sa OPI. Kaya yung mga nasasabing, maglilid ako ng grupo. Sige, maglilid ka lang dyan. Pag ikaw ay naglilid at isa kang chicken, hindi ka tatagal dito. Life is unfair. Totoo yan. Maring hindi para sa iyo ang networking. Hindi kasi lahat ng tao pag pwedeng maging networker. Kapag lahat ng Pilipino naging networker, wala, pag na-hospital ka, walang gagamot sa iyo. Ito na lang, oh. May operahan ka. Ito, inom ka na lang ng juice. Networking. Hindi mangyayari, mga kaibigan. Sa OPI, magkaroon lang tayo ng 10 million na distributor, buhay na tayo lahat. Lalo na yung mga nauna ng 10 years. Nasa pioneering period pa tayo, wala pa tayong 1 million. Hanggat hindi pa nag-i 1 million ng OPI, nasa pioneering pa kayo. Sa 100,000 pa lang tayo. So find your generals, mga kaibigan. Find your eagle. Minsan, swertihan talaga to. Swertihan yan. Kasi, edi ito ko, no? Account ng OPI ito. So, dito, nakuha ko na si ano? Si Nelson Oval. Yan. Mungala, dito na si Nelson Oval. Ito na yung isang agila. Akalain nyo, ito yung totoo. Ah. Unang nilagay ko sa account na to. Pak! Unang tao, ha? Elson Mago. Ang leader ng Murago. Unang tao agad. Pak! Kaya itong account na to, laki ako ito eh. Babagahan niya. Itong account na to, ang downlines nito, alam nyo ba? 40,000. OPI account siya. Ibig sabihin, swertihan. Meron talagang time na makakaswerte ka na yung unang invite mo, agila agad. At ito ang maganda pag agila. Talagang kahit wala ka nang gawin. Yun ang masaya sa ating business. Once na nakita mo na ang dalawang agila mo, pwede ka nang mag-intention na ito. Pero mahirap hanapin yan. Yun ang ano. Minsan naaabot ka ng 5,000 downlines bago mo makita yung isang yan. Ganun talaga siya kahirap. Kasi once na makita mo na yung isang agila, kasi ang isang agila ay meron siyang autonomy.
wala siyang pakialam sa'yo actually. Mawala ka dyan o mawala, wala kang pakialam sa'yo kasi hindi kita negosyo. Ganun ang mga agila, ang negosyo ko itong downlines ko. Magpaparami ito, hahanap din ito ng agila niya. Ha? Yung agila niya, nahanap din ang agila niya. Hahanap din ang agila niya hanggang sa lumaki yan, maging empire yan. Ang problemahin nyo, hanapin itong agila na ito. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. As simple as that. Hindi mo ititrain yan, hahanapin mo lang. Ganun ang mga agila, mahirap hanapin. Ang agila, hindi mo yan makikita sa loob ng bahay. Sa labas. Minsan yung mga kaibigan mo, kasi, ito na, sa YouTube din to. Napakaganda ng training ko na ito, mga kaibigan. This is original sa OPI. Yung mga training natin dito, world class lahat dyan. Karamihan sa mga tinag-aralan ko ng mga training, mga foreigner. Yung mga Pilipino nagtitrain, mga ano lang yan eh. Yun yung napansin ko, nung mag-aaral ako about network marketing nung una, iisa lang ang tema ng lahat ng training ng lahat ng networker sa Pilipinas. Wala lang ba itong maisip ito mga ito? Pare-parehas lang. Iisa lang talaga. Para iisa lang yung utak. Kaya sabi ko, hindi ko susundin ito. Kumuha lang ako ng kuwate din, minotify ko. Sa pag-i-invite mga kaibigan, merong class A, class B, class C, class D. Ito yung mga invites na class A, ito yung mga close friend mo at relatives. Sila yung mga nasa class A. Ibig sabihin, itong mga class A, ito yung mga klase ng prospect, mga prospect to ha, na madaling imbitahin sa OPI. Madaling imbitahin. Anak mo, asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, kamag-anak, best friend, madaling imbitahin to. Tama? At ito kadalasan ang unang ini-invite mo. Kapag ikaw yung nagsimula sa OPI, talaga silang uunahin mo. Ang problema sa mga to, kukunti sila. Limited. Mga 20 lang yan kadalasan, o 30. Kukunti sila. At ang problema sa mga ito, nandito ang mga kontrabida mo sa buhay. Sila yung magdi-discourage sa'yo eh. Lalo na yung asawa mo. Bakit ko alam? Ako mismo. Kung nagpatalo ko sa asawa ko, walang emang dragan nila sa OPI, mga kaibigan. Siya mismo numero uno. Kaya nung binila ko ng kondo at tinabunan ko ng pera, oh, galing OPI! I don't know! Ang wala ko tramita niya. Ano kaya ko sa buhay mo, emang? Nag-aaral ka naman. Ha? Ba't ka nag-networking yan? Doon yung mara sa kanya, sabi ko. Wala ko pakialam sa'yo. Ano ka lang dyan? O, diba? Kaya kayo, gawin nyo ang OPI, kailangan isa mas, kailangan maging successful kayo. Para mapamukha nyo dun sa mga mahal nyo sa buhay na mali sila. Kasi once na kayo ay nag-failed, ito matitinig mo. Sabi ko sa iyo eh! Tagampay mo. Prove them wrong. Madadaling imbitahan to. Pero mag-ingat kayo. Sila ang... Ito naman mga to, kaya kanila kinokontra kasi mahal ka nila. Ayaw ka nila mapahamak. Bakit kanila gusto mapahamak? Kasi hindi nila alam ang tinatahak mo eh. Imagine, umalis ka ng bahay, ang saya-saya nyo ng KTV, pag-uwi mo, yayaman tayo! Inisip nila na baliw ka na! May invite ka ba? May kilala ka ba? Grabe yung OPI! Super! Kaya natakot sila sa'yo! Ano, Diyos mo ka?
karamihan. Magharap ka na magtatawas. Sinaniba. Madali sa nang imbitahan, mga kaibigan. Pero ingat kayo dito. Huwag kayong makikinig sa kanila. Kasi hindi nila alam ang kanilang sinasabi at ginagawa. So, pag-pray mo lang sila. Pero in fairness, mahal ka nila, love ka nila. Ganun talaga eh. Kaso, ayaman sila. Kaya kailangan maging successful ka para maging happy sila. Okay? Ito namang mga class B, ito yung mga friends mo na hindi close friends mo din. Ano to? Friends mo naman to, friends. Na na walang alam sa network marketing. Walang alam sa MLM in short. Iba ang approach dito. Ito namang class D, ito yung mga friends mo na alam ang network marketing. So magkaiba sila. Iba-iba ang approach ng mga yan, kaya ako pinaghiwa-hiwalay. Ito kasi letter D, ito ay stranger. Actually, ito ang magpapayaman sa ito mga tao ito. 1, 2, 3, ito yung mga kontrabida sa buhay. Ito ang magpapayaman sa'yo. Ito yung story ni Nelson, no, ba hindi ko lang ito kilala eh. Sino ba ito? Noong una, hindi ko ito kilala. Something like that, nandito ang magpapayaman sa'yo. Kasi itong mga taong to, nasa 20 lang yan. Ito mga taong to, nasa 50 lang yan. Ito mga nasa 100. Ito, ilang tao to? Mga kaibigan, 7 billion tao yan. Kasi hindi mo kilala. Iba-iba ang approach sa mga yan. Panoorin na lang yung video ko sa YouTube, mahabang topic yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo paano ano ang approach sa bawat class. Ha? Iba-iba ang approach sa mga yan eh. Ito nga, hinati ko pa sa tatlo. Meron pa tatlo yan. Okay? Meron din akong training about how to present. How to yung latest natin ngayon na OPD, yung how to avoid objection. Ang ganda ng mga training natin. Panoorin nyo. Ha? Kaya ako nanlulumo. Kaya ako laging sinasabi na manood kayo, mag-subscribe kayo. 100,000 ng opinions, mga kaibigan. Sa isang video ko, ang average na nanonood sa isang video ko, 150 na views lang. My goodness. opinions na nanonood sa video ko. Isipin, ito lang ang mga taong tunay na gumagawa ng opinion. Nasa 100 to 200 lang ang views. Ang subscriber ko, 330 lang. At 337 yung latest. 537 subscriber. Ilan ang opinions? 100,000. Ano nangyari sa iba? Kaya kayo, sa mga downline show, i-require nyo. Hindi ko na nga i-require na umattend ng training dito kung walang time, malayo, traffic, umuulan, manood na sa cellphone. Tapos hindi pa rin magawa. Wala na akong natutulong sa inyo. Kaya, sa totoo lang, yung mga kaligay, ito wala akong time sa mga yan. Waste of time. So yun, mga kaibigan. So, clear na ba sa inyo na you are going to find generals? Hanapin mo yung agila. Ano yung pangalawa? Spartan. The Spartan. Ang Spartan law, mga kaibigan, na meron silang moto. Ito ang kanilang moto. Sa kanila, actually, nagsimula yan. Ang sabi ng Spartan law, no retreat. No surrender. Yan siya. In other words, never give up.
Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, mga kaibigan, ang simula ng journey nyo, ang simula ng career mo dito sa OPI, yun talagang simula ng, di ba sa buhay ng tao, life starts at 40. Sa career mo sa networking, your life starts after 5 years. Yan ang i-goal mo. Yan ang span mo. Kasi dito magsisimula ang tunay na buhay mo sa networking. At milyonaryo ka na yan. Si Nelson Obal, hindi pa milyonaryo yan. 3 years pa lang yan. May 2 years pa siya. Pag sinabi kong milyonaryo, ang pera niya sa bangko, multi-million. Kasi may mga tao, may bahay, may kotse, pero walang pera. Hindi milyonaryo yan. Ang sinasabi ko, yung may cash talaga, pera. 5 years. So ngayon pa lang sinabi ko na sa inyo. At ang matindi dyan, bago mo marating yan, di ba, ito yung lagi natin sinasabi na triangle. Ito yung effort mo, ito yung income. Sa unang taon mo, grabe ang iyong effort, mga kaibigan. Pero ang income mo, bariyan. Ito talaga ang malaking challenge sa natin negosyo, mga kaibigan. Kaya marami nag-quit sa unang taon eh. Kasi, ang pinakamahirap na stage sa buhay mo sa network marketing, ang unang taon mo dito. Yun ang pinakamahirap. At kaya marami ang nag-quit sa unang taon kasi nakikita nila, ang akala nila, habang buhay na gano'n na kahirap. No. Sa umpisa lang yan. Ito yung... Kaya ko sinabi, ang term ko nga dito, ano? Anong term ko dito? Ang term ko dito, mga kaibigan, impyerno. Impyerno yan, yung period na yan. Yan yung time na isa kang empleyado, so ang mindset mo ay isang empleyado, bigla kang magpapalit ng mindset. Oh my goodness, nakakashock yun. Mahirap yun. Culture shock. Hindi lang culture shock. Yung maharapin mo ay grabing trabaho. Puya, pagod, stress. Awayin ka pa ng mahal mo sa buhay. May manloloko sa iyo. May gagago sa iyo. Ha? Gutom po yan. Araw-araw yan. Tapos ang income pa yan. Iisipin mo, is this fair? Kaya marami nag-quit sa unang taon. Karamihan ng mga manok talagang ubos dito. At minsan, kapag mabagal kang kumilos, ang impyerno nag-e-extend. Akala mo sa unang taon lang. Meron kasing mga upian na mabagal kumilos. Sabi niya, Sir Emma, ang unang taon, impyerno. O di mag-relax ako ngayong taon. Walang in-invite. Relax lang. Impyerno, wagi naman ako. Pangalawang taon, impyerno pa rin. Ibig sabihin, my point is, sa unang taon mo, ito ang kailangan mong gawin. Mag-create ka ng momentum. Iyan time na yan, dapat mabilis kang kumilos. Kung kailangan, imbitahan mo lahat ng imbitahan mo, huwag mo muna isipin yung bibitahin mo, wala yan, normal yan. Yung effort mo, huwag mong bibilangin. Kausapin mo lahat ng dapat mong kausapin. Lahat ng makasalubong mo, lahat ng makonected mo, lahat! Ayun lahat, mga kaibigan. Imbitahan mo, i-discuss mo ang OPI, mag-create ka ng momentum. Kasi kapag nag-create ka ng momentum, maaga kang haalis sa impyerno. Sa second year mo sa OPI, napawasan ang effort mo, ang income mo nadagdagan ng konti. At dahil meron kang momentum, nagkaroon ka ng leader,
Nagkaroon ka ng agila sa left, sa right. Oh my goodness, dire-diretso na yan. Ang effort mo, kukunti na lang. Ang income mo, lumalaki. Sa ikapat na taon mo, napakalit na lang ang effort mo. Ang income mo, sobrang laki na. Sa ikalimang taon mo, ito na yung simula ng peak ng career mo. Sa ikalimang taon mo, option na lang kung gusto mo pang gawin ng OPI o hindi na. Pero ang pera mo, wala ka ng paglagyan sa sobrang dami. Yes. Bakit? May mga tao ka na eh. Kasi nung time na to, mag-isa ka pa lang. Hindi ka pa nag-leverage. Pagdating dito, ang dami mo ng tao na nag-leverage. Ang dami mo ng tao. Sabihin na natin, meron ka ng 100,000 na downlines. Yung 100,000 na yan, lahat yan may mga pangarap sa buhay. Ikaw, nasa iyo na lang. Pwede mo nang gawin, gusto mong gawin. Kung ikaw ay isang pastor, mag-focus ka sa ministry mo habang kumikita ka naman. Pero bago mo gawin yan, dadaan ka muna sa impyerno. Turn lang naman natin to, hindi ito yung impyerno na pupuntahan mo. Kaya ko lang sinabi yung impyerno para figure of speech na talagang grabe ang patang ano dito. Isusuka mo, isusumpa mo kaya yung mga nasabing sunog na, nasunog sa impyerno, mga kaibigan. Kaya ako sinabing Spartan law, mga kaibigan. Sa umpisa mo, sa karir mo sa OPI, kailangan mong maging isang Spartan. Ang isang Spartan kasi, sila very resourceful sila. Wala silang gano'ng equipment. Kung ano lang yung available. So in your career sa network marketing, sa OPI, sa unang taon mo, huwag kang glamoroso. Kung kailangan magtipid, magtipid ka. Yung iba kasi nagpapasigat na agad, wala pang kita. Ay, grabe! Laki ng kita ko, nagpakita pa ng susi. Hindi naman sa'yo, susi lang, pinagawa mo lang. Ay, grabe! Ay, mamahayin na mo. Pinahiram ng company ng sakyan. Nakahammer, pero kumakain. Sa render yan, mas walang pera. Magtipid ka. At ang pinakamatipid na gagawin mo, kung dito ka sa head office, kung malapit ka, huwag mong i-meet sa restaurant. Mahal yun! Dali mo sa office. Kung may mga sa malapit na brand sa lugar nyo, dali nyo doon. Tipid yan. Bakit? Pagkapihin mo lang dito. Kung umatend na yan ng OBP, may pagkain, no? OBP, yun ang support ng kumpanya sa inyo. Hindi nyo kailangan gumastos. Hindi mo kailangan i-meet sa Starbucks. Huwag ka magpapasikat. Gawin mo na lang yun. Kapag nandito ka na, oh, ito talaga. Pwede mong gawin lahat yan. Kasi meron pa ng puhunan. No? Laki na ng pera mo. Si Nelson Noval ngayon, nag-ano na siya, nag-i-sponsor na siya ng ano eh. Wala kang pera. I-work out mo kopya yan. Nagkabuhan na siya. O sige, ganyan. May usapan sila, ganyan. Pero actually, hindi ko ina-advise yun. Pero ginagawa na yun, ibig sabihin, talagang ibang level na yung ano niya. Spartan law, mga kaibigan. No retreat, no surrender. Huwag kang susuko. Kaya ko sinasabi yan kasi maganda kasi na sa umpisa pa lang, malaman mo na kung ano yung tatahakin mo. Yung iba kasi mga trainer, binubulag nila ang mga tao. Papakitaan ng check eh. Ito, isang buwan lang, ito kilita ko. Pero mga pege lahat yun, ito, pangalawang buwan, ito kilita ko. Binabaliw sa income. Ngayon, pag ikaw na ang gagawa, ano mo ginawa yun? Ba't ako hindi ko magawa? Pero, hindi ko sinasabi na mag-focus ka dyan sa impero, no? Ang sinasabi ko, sinasabi ko lang na yun ang dadaanan mo, pero dapat ang focus mo, yung goal mo. Iba yun, ha? Yung goal mo dapat ang focus mo. Kaya nga hindi ka susuko eh, hindi ka susurrender
Kasi hindi ka nakapokus na sa obstacle, nakapokus ka sa goal mo. Kailangan marating ko yun. The Spartan law. O, di ba? Kaya niyo ba itong lagpasan? Yes! Mga agilang lang nakakalagpas dito. Alam niyo ba yung attrition? Gusto ko i-discuss sa inyo yung attrition. Yes. Attrition means ito yung mga nawawala. Ito kasi ang nangyayari. Sa bawat 10 na papasok sa network mo, every day, sabi nga weekly, sa bawat 100 na papasok sa network mo, 60 dyan nawawala. Kapag marami na. Yung 30%, nagme-maintenance lang, pero hindi active. 10 lang nag-a-active. Sa bawat 100. At sa 10 active, isa dyan ang agila. Ganyan ang kaliit ng percentage, mga kaibigan. And you have to understand that. Kaya, kung ang invite mo, isa lang, ang kinausap mo, hindi pala yun ba? Ang kinausap mo, isa lang. Nawala pa yan. Visit ka. Numbers game tayo, mga kaibigan. OPI is a numbers game. Parang ganito yan. Si Darren, ha? Si Darren versus si Stephen. Si Kenji. May contest sila. Si Darren, magaling mag-speak. Lahat ng kausapin niya, napapa-join niya. Sa 10 kinausap ni Darren, siya man nag-join. Ibig sabihin, ang mataas ang iyong ratio. No? Si Kenji, hindi siya magaling mag-present. Si Darren, sa bawat 9 to 10, ha? Ang ginawa ni Kenji, dahil siya ay, ang ratio ni Kenji, sa bawat 10 na kausapin niya, isa lang ang nagjo-join. Sa bawat 10. So, mababa, no? Ngayon, ang ginawa ni Kenji, 100 ang kinausap. Dahil naka-100 siya, 10 ang nag-join. So, si Kenji, 10. Si Darren, siya. Sino nanalo? Ito nanalo. Kasi, numbers game, mga kaibigan. Sabi ni Jim Rohn, kapag hindi ka magaling, daanin mo sa numbers. Damihan mo. At ito ang mangyayari. Habang ginagawa mo ang OPI, namamasa, alam nyo, ang networking pa ulit-ulit na lang yan eh. Prospect, invite, present, follow up, pay in yan. Balik-balik sa una. Prospect, invite, paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit ang... At habang ginagawa mo yan, for many, many years, gumagaling ka. Hanggang sa dumating ang time na sa bawat isang kausapin mo, isa ang nagjo-join, 1:1. Ang iyong ratio. Ganun siya. At huwag kang titigil. Basta ito ang rule. Huwag kang titigil hanggat wala kang, kung bawa, 3 heads ka naman. So medyo 4 ang kukunin mo. Nadagdaga ng 2. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nakikita yung 4 na yan.
Yon ang gawin mong goal sa buhay mo. Kasi yung iba, tumigil na. Isa lang ang nakuha, oh. Hindi balanse. Ayoko na. Tapos sisisihin mo ang sistema. Wala naman, di ba totoo yun eh. Di totoo yun? Sinasabi na naman, di totoo. Gawin mo muna, saka mo sabihin di totoo. Gawin mo. I-goal mo sa sarili mo na makuha yung apat na agila na yan. Apat na tao na walang pakialam sa'yo na gagawin ang negosyo na kahit wala ka. Okay? Ano yung pangatlo? This is your general's level of loyalty. Dahil leadership training ito, sinama ko yan. Yung level of loyalty, mga kaibigan. Meron kasing tatlong klase ng followers mo. Number one, ang tinatawag na confident. Pangalawa, constituent. Pangatlo, comrade. O diba? Kaya nga general, sa mga term natin, talagang comrade. Yan. Yan ang tatlong followers. Anong consistent? Constituent. Constituent. Ngayon, magkakaiba yan, yung tatlong yan. Itong mga confident, ito yung mga tao o mga followers mo o mga generals mo na kapag ikaw ay naging successful, kasama mo sila. Pag ikaw ay nag-failed, kasama mo pa rin sila. Kasi they are ang kanilang level of loyalty ay nasa iyo. Okay? Clear yan, ha? Ito naman mga constituent, ito yung mga klase ng downlines mo o mga follower mo o general mo na pag ikaw ay successful, kasama mo sila. Pag ikaw ay nag-failed, iiwan ka nila. Bakit nangyari yun? Kasi ang loyalty nila, wala sa'yo. Nasa company. Okay? Ano naman itong comrade? Ito yung mga follower mo, mga general mo, mga downlines mo. Sumusunod sila sa'yo, hindi dahil sa'yo. Hindi rin dahil sa kumpanya. Kaya mo sila kasama kasi meron kayong common enemies. Parang ganito yan. Si Kenji, kaaway niya si Joren. Halimbawa. Si Darren, kaaway din niya si Joren. Dahil may common enemy sila, si Kenji at Darren, magkaibigan. O magkasama. Kasi meron silang common enemies. Ganun yan. So, naman, bakit ko ito dinidiscuss? Anong kinalaman nito sa paglilid mo sa mga tao? Gusto kong ma-determine nyo
yung mga circle of friends mo. Kasi itong mga confidant, ito yung mga tao na nasasabihan mo ng mga secret. Sila yung mga best friend mo talaga. Ito yung kahit maghapon lang kayo sa bahay na nanonood ng TV, walang kibuan, okay lang, masaya kayo. Ito yung hindi ka maihiya, magugubad ka ng damit mo sa harapan niya, okay lang sa'yo. Sisingas ka, ganyan. Maglilis ka na ilo, mamulangot ka sa harapan niya, wala. Ganun ang confident. Kumbaga, you are so, as is kayo sa isang isa. Ito ang mga kailangan nyo sa ating business. Yung general mo, kailangan maging confident mo. Kasi hindi ka nito iiwan. Ito naman mga constituent, ang loyalty nito wala sa'yo. Pag ikaw ay nag-build, hahanap sila ng ibang company. Kaya yung mga experience niya niya, ni Duto, marami na napuntahan. Yung mga confidence mo, kung saan ka pumunta, sumasama sa'yo. Kasi yung loyalty nila na sa'yo. Pero yung in-invite mo sa isang company, hindi sumama, ibig sabihin, constituent mo siya. Wala sa'yo yung loyalty na sa company. So yun yun. Actually, mga friends din ito. Kasi ngayon, ang salitang friends ay so corrupted na. Dahil sa Facebook. Friend mo na sa Facebook, friend na ang tawag, hindi mo makilala. Ito mga comrades, ito yung minsan, hindi mo to friend actually, hindi mo to kaibigan. Kaya minsan, iniisip mo, yung kaibigan ko, tinrider ako. In the first place, comrade mo siya. Hindi mo siya kaibigan. Akala mo lang kaibigan mo. Ganun yun. O bakit ko ito sinasabi, mga kaibigan? Halimbawa, if this is you, sabihin na natin na 3 heads ka. Ha? So, ilang general ang kailangan mo? 4, no? Matagal-tagal na proseso ito. Minsan, buti ng 4 na taon yan bago mo kumpleto, pero okay lang. Pag ito unang nakumpleto, itong dalawa, ito kikita to, malaki. Billion ang kikitahin ito pag nauna to. Pag ito naman nadagdag, ito naman ang kikita. So, 2 billion na kung hahataw sa'yo. Pag ito nadagdag, ayan, kompleto mo na. Itong tatlong to, nag-generate ng millions. Ngayon, so, sinabi ko kanina na minsan 1,000 tao ang lalagpas bago mo makita yung isa. Minsan 100 tao ang dadaan bago mo makita yung pangalawa. Minsan 5,000 tao ang dadaan bago mo makita yung pangatlo. Pag 1,000 bago mo makita yung pang-4. So ganyan ka siya kahirap. Ngayon ang gagawin mo, i-identify mo itong tatlong ito, itong 4 na ito. Sila ang gagawin mong mga generals mo. Yun ang ibig mo sabihin. Sila ang ililit mo. Sila ang 4 lang. Under niyan, merong 100,000 tao. Kaya huwag niyong iisipin na mahirap mag-lead ng 100,000. Hindi mo naman lahat dyan kakausapin eh. 4 lang ang kakausapin mo. Kamu si Duterte, 110 million ng Pilipino sa Pilipinas. Minimit niya ba tayo isa-isa? Hindi, cabinet member lang niya, minimit niya. Ganon sa pag-lead. Ito lang ang ililid mo, itong 4. As in ang 4 na yan. At kakaibiganin mo sila. Talagang gagawin mong barkada. Ang discarding ito, mga kaibigan, cannot be wrong. Bakit?
Kasi ganyan-ganyan ang ginawa nung greatest networker of all time, ang Panginoong Jesucristo. Anong ginawa ni Christ? Ang dami niyang follower. Kung saan nga siya pumunta, may 5,000 sumasama sa kanya. Lagpas pa sa 5,000. Pumapalo sa kanya, pero sabi ni Christ, kailangan ko naman ng 12. So, ang ginawa ni Kristo, kumuha siya ng 12 apostol. This, ano niya? Ha? 12. Alam niyo ba? Sa 12 na yan, meron siyang tinatawag na confidants. Sino yun? Si John. Sino pa? Si Peter. Sino pa? Si James. Yan ang kanyang tatlong confidants. Bakit ko sinabi na sila ang tatlong confidants ni Christ? Kasi dun sa transfiguration, sila lang ang tatlong sinabi niya. Hindi niya sinabi sa kanya. At sa tatlong ito, si John ang pinaka-favorite. Sa Last Supper, si John nakahiga pa sa dibdib ni Kristo. Ganon sila ang cross. At sa 12 yan, merong isang comrade. Yun. Yung sinasabi ko sa'yo. At the rest, constituent. Bakit ko sinabing constituent? Nung namatay si Kristo, nagsipag-ulasan lahat siya. Nung pinako si Kristo, nagsipag-ulasan lahat siya. Ha? Si Peter nga, medyo aalanganin pa eh. Nasa crowd siya, pero nakasilip siya. Nag-ulasan lahat siya. Nawala yung loyalty nila kay Kristo, si Pedro nga, dininay pa eh. Ikaw ba kasama na umat, no? Hindi ko siya kilala. No, di ba? O bubuo kayo bumuo kayo ng circle of friends. At tulad ng ginagawa ni Jorel, maganda yung ginagawa mo, Brad. Di-develop mo ko si Kenji. Make sure lang naagila itong bata. Ha? Kung may manok man sa dugo mo, palitan mo na yung dugo niya. Otherwise, magdasayang ng oras to. Ha? May isa ka na, oh. Tatlo na. Yung talagang alagaan mo, kasama mo, barkada mo. Si Kristo, alam niya yung 12 niya? Inaano niya, body-body niya, sabay-sabay sila naliligo. Tabi-tabi sila natutulog for 3.5 years. Yes. Nagkakasama sila. Tropa talaga. Walang iwanan. Kaso talagang may comrade eh. Sa mga ano mo, may mga comrade na lalabas dyan through the years. Pero huwag kang hinayan. Kasi in the first place, huwag tayo magawa. That's life eh. Magkaroon ka lang ng tatlo, confident, ikaw na ang pinakaswerte ng tao sa mundo. Bukod sa asawa mo at anak ha, tatlong confident. Yun talagang, when you fail, they are with you. When you succeed, they are with you. Ups and downs, kasama mo sila. Si Kristo may tatlong confident. Okay? So, i-trace mo sila. Ngayon, marami kasi ang mangyayari ganito. Hindi porket agila siya. Halimbawa, ganito ang scenario. 3 heads, no? So, ayan. So ito yung apat na grupo na kailangan mo. Sa A, sa B, sa C, sa D. Ayan.
O, 1, 2, 3 na lang. 1, 2, 3, 4. Dito, sangkatutak na general ang lalabas. Pili ka lang isa. Baka kasi malito kayo. Dapat yung unang general ang kunin mo, no. Kung yung kukunin mo naman, na ibabati mo ay hindi mo ka-close, o ayaw din niya sumama sa'yo, okay lang, wag siya. Pili ka ng iba. Dito madami din yan. Kasi dadami yan eh. Kasi ang mahalaga, sa isang linya, meron kang isang gagawing body. Kasi this will preserve the whole line of this. Ito, kahit isa lang. Ito, kahit isa lang. Ito, kahit isa lang. Kasi madami sila. Oh. Nagkakasya may sinasabi ko? Yes. Ewan ko, bahala kayo kung doon yung mag-gits. Isa-isa lang kunin mo. Yes, marami sila dyan na general. Meron dyan magagaling. So pili ka lang ng isa na makakasama mo na body-body. Kasi sila yung masarap kasama eh. Kasi you are kasi diba sabi, find your generals, hanapin mo sila, then establish relationship with them. Okay? Ano yung pangapat? The parental load. Si Wilfredo Pareto ay isang pangalan niya ng isang tao. Isa siyang Italian. Ang sabi niya sa kanyang principle, this is general in all business, mga kaibigan. Ang sabi niya, yung top 20% ng iyong business, mga tao sa baba mo, top 20%, ito yung mga tao na kaya mag-produce ng 80% ng resulta. Ayan o, yan ang kaya nang i-produce. 80% ng resulta. At yung 80% na nasa bottom, ito yung mga manok, ang kaya, kung pagsasama-samahin ang mga effort nila, ang kaya nilang i-produce sa'yo is 20%. So, ibig sabihin, ang Pareto law means priority. Kailangan mong i-priority ang top 20%. Parang ganito yan. Kung merong isang jar, mga kaibigan, ambawa, merong mga bato dyan, stones. Dito merong mga stones sa mas maliit. Dito may mga buhangin. Dito may water. Alin dyan ang una mong ilalagay nang sa ganon, itong jar, mapuno talaga, ma-fill talaga. Alin dyan ang una mong ilalagay? Yung A, B, C, or D. Ito yung malaking stone, maliliit na stone, sand, or water. Alin dyan ang mauna? C. Ito? Okay. Lagyan natin, ha? Okay, inuna mong nilagay ang buhangin. Anong sunod? Water. Water? Ano? B o D? O sabihin nyo kung buhangin o tubig? Buhangin. Ito na nga yung buhangin. At bato, maliit na bato. Ito? Ito? O sige. O lagay natin dito. Ayan. Anong next? A. Malaking bato. Malaking. O anong next? Siyempre, water na. Kaya ba niya mapuno lahat siya? Hindi. Di ba? A, B, C, D. Ano? Tabi mo na. A, B, C, D. A, B, C, D.
Ha? Yun. Okay, A muna daw. So, yung mga malaking bato, ilagay dito. Tapos, B, yung maliliit na bato. Salin mo. Anong next? Mga buhangin. Yan. Magpipenetrate siya doon. Then, anong next? Water. Totally yan, walang space. Yan, hindi natin. My point is, ito kasi, sila yung mga top 20%. I-priority mo sila. Ito yung mga chicken. Unahin mo. Yan ang sabi sa parekulo. Ngayon, kung pagpipilitan mo yung sinasabi mong pantay-pantay, oh my goodness, ang puluti ka sa kampungan. May mga bagay na kailangan lang i-prioritize. If, kung ikaw ay merong 24 hours sa isang maghapon, 24 hours na baka gawin ng open, hindi, kasi natutulog ka ng 8 oras. So, ilan na lang ang tira? 16. Ano pa yung iba mong gagawin? Ano yung muna natin yung basic na gagawin mo? Tulog, 8 hours. Kain, o 3 hours. Ilan na lang natira? 13 na lang, ha? O ano pang gagawin mo? Ligo. Isang oras, sige, bihis, kasama yan. So, 12 hours na lang. Sabihin na kung ano pang gagawin mo, biyahe, ganyan. O sige, sabihin na natin 8 hours. Ang gagawin mong OPI for 8 hours every day. Sa 8 hours na yan, mga kaibigan, ito ang sabi sa Pareto Law. Ang 6 hours mo, ibibigay mo sa iyong top 20%. At yung 2 hours mo na natitira para sa mga ito. Ibig sabihin, less priority sila. Itong mga reklamador na itong mga ito, ito yung mga nasa list, boto. Kanina, naghihintay ako may magsabi sa inyo, na I will not deal with them. Pero wala, talagang nakita kayo, tayo. Ganun ang reaction nila. Pero, kapag ang mga confidence mo ang medyo naging ganyan, bigyan mo ng special attention. Kasi confidence mo yun eh. They are special people sa'yo. Pero kapag mga buhangin, mga tubig, ayaw mo na sila. Eh, ganun talaga eh. You have limited time para masikaso mo lahat. At dito sa 20% ng mga tao, dito ha, sa 20% na yan, sa 20% na to, ba, ilagay natin dito, 20% pa dyan. Ang 80% niyan, yung 20% na nandito dito, hinatay mo pa sa 2080, sila yung mga leader mo. Sila yung mga talagang real asset mo, sila yung mga general. Yan. So, dito mo ibigay, di ba may 6 hours ka, dito mo ibigay yung 5 oras mo, isang oras lang dyan sa mga. So, prioritize mga kaibigan. Patulad namin, tulad ako. Hindi ko naman kinakausap lahat ng opinion eh. Pero yung mga OSB, yung mga leader, sila yung madalas kong kausap. Kasi I have only limited time para kausapin lahat ng opinion. Di ba? Ganun lang yun, mga kaibigan. That is the basic of leadership. At yun ang gagawin nyo. Ngayon, this is part 1. Ang part 2 nito ay bukas. So, kapag nakita mo na ang iyong mga generals, okay na yun, no? Find your generals, nakita mo na ang iyong generals, nalaman mo na ang impyerno sa sasapitin mo, never give up, na-determine mo na yung mga tao na talagang dapat mong isama sa iyong goal, sa iyong dream, then matuto kang mag-priority.
mag-prioritize ng mga tao. So, yan siya. Yan ang first part. So, tomorrow, ang continuation. Tomorrow naman is how you sustain your empire. So, did you learn a lot? Yes! Indeed? Ulit ko, wala pa kayong gano'ng natutunan hanggat hindi nyo ginagawa yun. Pag nagawa nyo na yan, that's the time. Sir Eman, may natutunan na ako. Maraming salamat sa inyo.